Hi mga kadya, good morning po sa ating lahat. This is Romel. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga kadya, ayan, si ate, isang napakakulot na buhok pero maputi na po yung sa ibabaw. So sabi niya magkano magpariban, and then sinabi ko naman sa kanya yung presyo, and then sabi ko madar ayaw mo magpahair color, ayaw daw niya. So hinayaan na lang namin ang buhok niyang maputi sa may bandang ibabaw. Anyway, after ko po niya niriban, kinat ko po yung bandang dulo kasi sobrang nipis na po talaga. Then ayan, as you can see, yung sa ilalim na part mga katsa ay sinagad ko po talaga sa pagbabad mula sa puno hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Pero mga more on kalahati sa kanyang buhok sa ibabaw banda ay may hair color. Kaya ang ginawa ko, yung sa ilalim, pinul blush ko sa gamot. Yung sa ibabaw, ni-routings ko muna kung hanggang saan yung may color. So ayan, as you can see mga katsa, o ganyan lang po muna ang ginawa ko, no? Ni-routings ko. Yung part na may color, ulihi ko na po siya nilagyan ng gamot. Pero bago ko po nilagyan siya ng gamot, no? Binasa ko po muna siya, saka ko nilagay ang gamot sa kanyang buhok mga katsa. So ayan, sa nakikita nyo po yung doon banda, nalagyan ko na po ng gamot, and then yung dito banda ay binasa ko muna bago ko po nilagyan ng ating step A or step 1 sa ating hair rebonding product mga katsa. So ayan, as you can see, nung nakita ko ng luto na po mga katsa, no, sa mga nagtatanong kung anong, paano ba malaman na luto na po yung buhok, tulad ng mga sinabi ko, parang yung sa spaghetti, kung mag-smiley na o kaya mawala na po yung mga bakas ng kulot, ayan, pwede mo na po yung hugasan, no? Yung parang medyo pag suklay mo, dumidikit na siya sa suklay mo or lumalambot na yung buhok niya. Nalaman mo man, kasi pag hilaw pa yung buhok niya, pag suklay mo ng ganon, yung parang andun pa yung bakas ng kulot niya, yung parang nagle-letter is, ganon, yung mga ganon. Oo. So ayan, sa nakikita niyo po, nahugasan ko na po ang ating step A sa ating A&W Strawberry Hair Rebonding Product, and then ayun, kasalukuin ko pong ina-iron ang buhok ni ate. So ayun, sobrang puti na talaga yung buhok ni ate, yung sa pinakapuno ng kanyang buhok, pero short daw siya sa budget kaya riban lang daw muna. And then anyway, allergy daw siya sa hair color. Sabi ko, bakit ka pa nagpa-color yung ano, sila-sila lang daw, ganun, tapos Makati daw. Sa tuwing nagko-color siya, kumakati. Kaya may nag-suggest ako sa kanya yung color shampoo, yung sa TikTok, no? Safe naman yung gamitin, ano man yung show. Herbal shampoo man yata yun. Oo. So, ayan, as you can see mga katsa, ayan, sobrang bagsak na po ang buhok ni ate, no? Yan, napakabagsak na po talaga ng kanyang hair mga katsa. Sobrang bagsak na po talaga. Yan, and then, andun na ako sa kabilang gilid. Ayan, sa nakikita nyo po, nasa kabila na ako. Yan, diba? Papino-pino talaga sa pagplansya mga katsa. Yan. Humaba ang buhok ni ate nung naging tuwid na siya. Di ba? Yan. After niyan mga katsa, tinrim ko ng konti yung pinakadulo. Ginupitan ko siya. Saka ko nilagay yung ating step 2 or step B ng ating gamot mga katsa. Yan. Di ba? Madali lang. Ganyan lang po mga katsa. And then, ayan. Hinati ko ulit sa tatlong hati. And then, saka ko lalagyan ng step B. Yan. Sa paglagay ng step B, mga katsa, mula puno hanggang dulo na po ng kanyang buhok. No? Wala nang parouting routings pa. Kasi ang step B, mga katsa, yun po ay ang, ano, yun po ang neutralizer ng ating gamot. Yan. Diba? So, yan po mga katsa, thank you so much po talaga. Yan ang ating step B. And then after nyan mga katsa, dyan sa part na yan, pwede nyo na po yung ibaba ng 20 to 25 minutes, depende na po sa inyo. Actually ako, binababad ko po 15 to 20 minutes lang po talaga mga katsa. Hindi ko po yan pinapalagpas. Yan. So, hindi naman siya nakakasunog. As long as nakapag-absorb na siya ng step B natin, ng ating neutralizer, okay na po yan siya mga katsa. Hindi na po yan siya kailangang overbabad, yung pamatay babad talaga. So, ayan. After 20 minutes, nahugasan ko na ang buhok ng ating customer at kasalukuyang i-blow dry na po natin mga katsa. So, ayan. Nakikita nyo pa ba ang bakas ng kanyang kulot? Wala na po. Tuwid na po talaga yan mga katsa. Sobrang tuwid. Thank you so much, ate, sa tiwala. Anyway, yung anak niya, suki ko na po dito. Customer ko na po talaga yung anak niya.
And then siya, ayaw niya daw talaga sana magpariban. Pero yung anak niya, pinupush daw siya na magpariban. Kaya ayan, sinubukan niya rin. And then so far, nagustuhan din naman ni ate. So, ayan. Oh, thank you so much ate sa inyong tiwala sa akin. Ayan. Sobrang ganda po talaga ng buhok ni ate. No? Makikita mo talaga na may changes. Yung kumbaga tinatawag natin before and after, yun makikita mo talaga siya na may before and after. So ayan na po, malapit na po tayong matapos sa ating step A, step B or second step ng ating hair rebonding mga katcha. Ayan, oh, di ba? Sobrang ganda mga katcha. Ayan, yung kulay ng buhok niya, yun na yung sila-sila lang daw nag-color, DIY daw, kamo, sabi niya. So far, okay naman. Kaso lang, yung pinakapuno ng kanyang buhok ay sobrang puti na po talaga. Ayan. O, diba? Pak, sobrang kintab talaga mga katsa. Ang ganda talaga ng ating gamot. Ang ating A&W Strawberry Hair Rebonding Product. Pak na pak talaga siya mga katsa. O, diba? O, yan. May pa-slow motion pa. Check. So, ayan. Thank you so much. Thank you sa ating A&W Strawberry Hair Rebonding Product. Maraming salamat po. Thank you. And God bless us all. And once again, good morning.